You know what is up, mga sangkay? This is me, and back for another video na ating nagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan. O kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So today's video, mga sangkay, ito po ay patungkol sa isa sa mga singer ng ABS-CBN na tinanggal nila. So ikokonekta po natin sa kung anong kalagayan ngayon ng ABS-CBN. No? So sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! Ayun nga, mga sangkay, ito po ay isang sikat na singer ng ABS-CBN na kung saan tinanggal po, rekta tanggal at rekta ban. Hindi lamang po ito siya mag-isa, kundi dalawa daw. At marami akong nakikita sa social media. At ngayon po, papanoorin po natin ng sabay-sabay kung ano ito, dahil saka po tayo magko-comment. So, tingnan po natin. Ang utang na loob sa inyo. At ngayon naman, gusto ko naman ikwento kung ano bang nangyari. Kung ba't wala na ako sa ABS-CBN. Ganito po yan. Bago po nagkaroon ng lockdown, actually bago pa po na shutdown yung ABS-CBN, wala na po talaga ako sa ABS-CBN. Kasi meron po kaming event ng Budakel sa Iloilo. Papunta kami ng Iloilo that time. So ganito po yung nangyari. Pagdating ko po sa airport, nandun na si Bugoy, nandun na si Kel, at meron silang kasama sa table na isang babae na dating nag-work sa ABS. And meron pang isang lalaki din silang kasama sa table. So, pag-upo ko, nagkukwentuhan sila. Bati-bati, hello, hi. And then, na-bring up ni Bugoy yung topic about stocks. So, nagkukwentuhan sila ni Michael about stocks, sa pag-invest sa stocks. Tapos yung babae na dating nag-work sa ABS-CBN, nag-butt in siya. Tapos na-bring up niya yung current situation ng ABS that time regarding the franchise issue. So sabi niya na medyo pa-sarcastic yung biro niya na ba't hindi ka mag-invest sa ABS-CBN. Ayan o, bagsak yung presyo nila sa stocks dahil meron silang kinakaharap na crisis. So doon nagsimula yung topic about franchise issue. And then si Bugoy, nabanggit niya yung nakita niyang petition online, at that time alam ko sa Facebook yun eh, na kailangan ata ng parang, tama ba, 1 million signatures para sa petition or something. So hindi ko rin alam yung full details kung ano man yung pinapa-sign na yun. So parang sabi ni Bugoy, excuse me po, sabi ni Bugoy, na 60,000 na lang yung kulang para mabuo yung 1 million. Ako naman, nakita ko rin yun, ang pagkakakita ko naman, 60,000 pa lang yung nagsasign. So sabi ko kay Bugs, hindi 60,000 na lang, 60,000 pa lang. At anong petsa na? May deadline po kasi yun eh, nung time na yun. Hindi ko na rin talaga totally matandaan kung ano man yung deadline. Pero that time, alam ko may deadline yun. Kailangan, bago umabot sa petsa na to, dapat mabuo na yung 1 million na pirma. So sabi ko kay Bugs, wala na yan, malabo na yan. Hindi na yan aabot kasi 60,000 pa lang, anong petsa na. Tapos, nagdagdag ako ng comment na sabi ko, mahirap yan. Mahirap, nako, malabo na yan, mahirap yan. Kalaban ba naman nila ang gobyerno? Si presidente ba naman ang kalaban? So malabo na yan. Doon na po natapos yung usapan namin regarding sa franchise issue. Ang hindi po namin alam is yung isang katabi namin sa table, yung sinasabi ko pong isang lalaki pa. Akala ko kasi kaibigan yun ng babae na kakwentuhan namin na dati nag-work sa ABS. It turns out hindi pala niya kilala yung lalaki na yun. So nire-record pala kami, yung usapan namin nire-record pala nung lalaki na yun na katabi namin sa table. Hindi namin alam. So ito na, lumipad na kami papuntang Iloilo, nag-show na kami. After ng show, nagdi-dinner na kami, celebrate, congrats, successful yung show, blah blah blah, etc.
biglang yung road manager namin, parang bigla siyang aligaga, bigla siyang panic mode, bigla siyang lumabas. Tapos tinawag na kami ni Bugoy. Pinalabas kami. Yun na, nagpapanik na sila na yung nasa phone manager namin, si Ate Kay, hindi ko masabing galit kasi parang hindi siya galit. More of worried siya kung anong mangyayari. Hindi niya kami talaga pinagalitan. Pero sobrang alalang-alala siya kung anong mangyayari kasi ito na. Yung guy na nag-record sa conversation namin about the franchise issue, nagkataon, kaibigan pala ng isa sa mga big boss sa ABS-CBN. So, apparently, pinarinig yung recording at ang dating sa kanila, wala kaming utang na loob or parang pinag-uusapan namin yung franchise issue and it seems na wala daw kaming concern. And parang ang dating sa akin personally, parang ang dating is ang impression sa kanila, kumakampi kami sa fact na hindi maririn yung license. So hindi na kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Ako nung time na yon, hinihingi ko sana yung recording, gusto ko sana marinig. Pero naisip ko rin na hindi rin nila mapaparinig yung recording kasi tama po ba ang illegal wiretapping po ba tawag doon? Hindi rin ako sure kung illegal wiretapping ang tawag doon. Pero kasi hindi rin namin sure kung hindi na rin naging malinaw kung video ba kami or ni-record yung audio. So yung mga kunento, yung mga binanggit na details na nandun sa recording, hindi rin ma-verify kung ano ba talaga kasi hinihingi namin yung recording, ayaw rin naman din ibigay sa amin. So isip ko rin, yun nga, baka nga kasi baka illegal wiretapping yun. So hindi talaga nila mailalabas yung video or yung recording kung ano man ang nandun. After nun, pagbalik namin ng Manila, mini-meeting ako ni Ate Kay, yung manager namin. Tapos kunento niya na, yun na nga, Daryl, banned kayo ni Bugoy sa ABS. May batas sa classroom, meron ng batas na bawal kami lumabas sa mga shows, sa lahat ng shows sa ABS-CBN. So, kaya ko rin to kinikwento, kaya ko rin to naisipan na ikwento sa inyo kasi recently bago nag-lockdown sa mga nakanood, mapapansin niyo nag-guesting kami ng Budakel sa Itbulaga. Actually ang dami nagulat. Magbasa tayo ng mga ilan sa mga comments. Meron nag-comment, sabi niya, Budakel on GMA. Now, this is what you call a shock. Meron din nag-comment na, gulat ako doon, nasa GMA sila. Yan po yung guesting namin ng Budakel sa Itbulaga. Kasi po, bago po nagkaroon ng lockdown, dapat po magkakaroon kami ng concert ng Budakel noong March 20. Kaya lang nga, since noong March 15, nagkaroon na tayo ng ECQ, hindi na natuloy. So, since bawal nga kami ni Bugoy lumabas sa any ABS-CBN TV show, sobrang thankful naman kami na nabigyan kami ng pagkakataon na pinagbigyan kami ng GMA at ng Itbulaga, especially ng Itbulaga, na makapag-promote ng concert namin. So, nung time na yon, wala namang paglipat na nagaganap. Pero yun nga, kinaklaro ko lang po kasi ang dami nag-comment na ito, OMG, GMA na sila. So, ayoko rin na isipin ng ibang tao na, syempre, hindi naman natin maiiwasan na yung ibang tao iisipin balimbing. Tulad nga nito, merong nag-comment dito na, ito, sabi niya, very idol ko tong si Daryl Ong, pero nung nag-guest siya sa GMA, ayoko na sa'yo. Sinamantalan nyo habang wala ang ABS. So, nung nabasa ko yung mga ganitong comments, doon ako nagkaroon ng sense of urgency na ikwento kung ano ba nangyari. Yun nga po, hindi po ako ang umalis sa ABS. Tinanggal po ako, binan po ako
dahil nga dun sa insidente na napagkwentuhan namin yung franchise issue and nakarating sa isang boss at dumating at ang impression nila kami may kinakampihan kami, pero talagang ang binanggit ko lang nun was, nako, malabo na yan, kalaban ba naman nila ang government at si presidente, malabo na yan. Actually, more of nagigilty nga ako para kay Bugoy eh, kasi parang ang nangyari, nagamay siya eh, pati siya binan eh, kasi nandun siya sa conversation. Pero kung tutusin, wala naman din siyang sinabing mali, at least para sa akin. Ang sinabi lang niya, 60,000 na lang. Tapos doon ako sumingit. Sabi ko, hindi, 60,000 pa lang. At mukhang malabo na yan kasi anong petsa na. So yun, hindi na kami, nakakalungkot lang na hindi kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Or hindi man lang kami kinausap nung boss na, actually kilala namin kung sino yung nag-ban sa amin. Pero hindi ko naman din siyang pwedeng banggitin kasi baka bawal, alam mo na. Pero yun, gusto ko lang na makapagkwento sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ay bago lang po ito sa ABS-CBN, kumbaga hindi pa po siya umabot ng 10 years sa ABS-CBN. Si Bugoy, medyo matagal na po yun. Pero ayun nga, binan po sila nang biglaan. Tinanggret, tatanggal na nga po, binan pa po sila. Alam niyo nga, Sangkay? Kung titingnan lang po natin ang franchise issue ng ABS-CBN, eh talagang gusto nilang pagbigyan po sila, gusto nilang pagbigyan sila, gusto nilang kahit paano. Pero itong mga singer nila, mga employee nila, mga sangkay, hindi po nila napagbigyan na makapagpaliwanag kung ano ito. Okay? Para ang nangyayari nga po is, pag artista ka, pag employee ka ng ABS-CBN, huwag na huwag kang maging against. Okay? Yun yung sa kanila, yun yung sinasabi ni Darrell Ong na may batas po doon sa ABS-CBN na hindi ka pwedeng magsalita laban po sa kanilang network, which is po nakakalungkot kung ganito po pala sa loob. Kaya hindi na po ako nagtataka kung bakit wala po gaanong artista na nagsasabing sundin po natin yung batas ng gobyerno. Kasi ito nga, di ba? Napag-usapan lamang po ni Darrell Ong yung about sa franchise. Clear na po yun, about lang po sa franchise. Wala naman po talaga silang masamang sinabi. And well, di ko naman po napanood yung video, pero ayon po sa kanyang sinabi, which is, kahit ako mga sangkay, maniniwala naman po ako kay Darrell Ong kaysa sa ABS-CBN. Kasi alam naman po natin ang ABS-CBN, ubod po ng sinungaling yan noon pa man. Agaran po silang tinanggal ng kanilang big boss o isa sa mga big boss nila doon sa ABS-CBN. Wow, ABS-CBN! Ano namang mapag-usapan yung franchise? Ito po ay nagpapatunay lamang mga sangkay na wala po silang pakialam sa kanilang mga artista. Ang mahalaga ang kanilang negosyo. Hindi lamang po ito nangyari kay Darrell Ong, may iba pa daw po na mga employee ng ABS-CBN. At alam naman po natin, may mga employee ng ABS-CBN na nagre-reklamo noon pa man, panahon pa po ni Noynoy Aquino, pero hindi po pinapansin. Kailan lamang po napansin sila? Ngayon lamang na Duterte administration. Why? Umiiral po kasi kahit papano yung batas ngayon. Pero ayun nga, lumabas na po yung katotohanan na ang ABS-CBN po ay walang pakialam sa kanilang mga employee. Ang mahalaga po, maprotektahan po nila yung kanilang negosyo. And I think dalawa po sila ni Bugoy na naban at natanggal po sa ABS-CBN. I don't know kay Michael Pangilinan kung ano pong nangyari. Kasi itong tatlong to, talagang nakilala po sila sa kanilang mga ginagawang kanta na tatlo po sila. Kaya ang simple message ko kay Darrell Ong, tuloy lang kapatid. Bago ka maging isang artist ng ABS-CBN, kilala ka na namin. Sinusubaybayan ka na ng marami. Simula pa lamang po sa Voices of Five. Kaya hindi hihinto ang biyaya ng Diyos mula sa talento mo dahil lamang po sa mga big boss ng ABS-CBN. At alam naman po natin na malaki po ang kinakaharap ngayon ng ABS-CBN dahil nga po sa kanilang mga ginawang kalokohan na binalasubas po nila yung batas o yung constitution ng ating bansa about po sa franchise nila. At alam ko maraming pera yung ABS-CBN, kaya po nilang pondohan yan para mabalik sila. Kaya po nilang magbayad ng mga malalaking tao para lang po bumaliktad. Pero sana, no? Umiral yung batas.